Panginoon ang kagamihan ng aming puso, ng aming isipan. Hugasan po ninyo kami ng banal na tulungo, Panginoon. Maging tarapat-tapat po kami, anumang gawa ng kaaway mo, kung kahit tulungan na manggulo ngayon sa mga araw na ito, sa mga oras na ito, sa aming puso at isipan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapakinig, na matiwasay, at matibo, Panginoon, sa aming puso at isipan ang bawat pananalita mo. Tulungan mo kami na hindi lang ito marinig namin, kundi ito ay maging tunay sa aming pamumuhay. Tulungan mo kami, O Banal na Santong Espiritu, na lagi kami mamuhay na naaayon sa iyong katwiran at kalooban. Pakipaspas po ninyo ang aming paspor, bigyan mo siya na iba yung lakas ng katawan, pagpalain mo rin siya sa mpo ng kanyang mamamahal sa buhay. Salamat po, pangunahin niyo nga po kami na iyong Banal na Santong Espiritu sa mga oras na ito. Ito po'y aming sinasamang pinili sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you po, Lord. Pinakawala po po ating buhay pastor. Kalakpakan po natin ang ating pastor na si Jim Walker. Salamat po. Minsan po nahahamak tayo ng mga pagsubok at mga problema dumarating sa buhay natin. Maging sa kapwa, kamanggagawa, pastor ka man o hindi, order ka man ng church, ordinaryo ka man ng palataya. Araw-araw natitibag yung ating pananampalataya sa kabuhayan. Minsan nga ito, may panlingkod ng Diyos, tinawag sa paglilingkod, ang iniisip ko ay ibang bagay na. Paano mag-abroad, paano mag-negosyo, hindi yung masama yung mga bagay na yun. Kaya lang, bakit po ba ganun ang nangyayari? Siguro dahil sa parabagang tayo po ay kuminsan, dumarating sa isip natin yung pag-aalinlangan na kaya ba ng Diyos
Kaya ba ng Diyos pahingahin ka? Kaya ba ng Diyos pagalawin yung mga kamay niya? Kaya ba ng Diyos na buhayin tayo? Kaya ba ng Diyos na palakasin tayo? Kaya ba niya na iligtas tayo? Kaya ba niya na ingatan tayo? Sino ba itong Diyos na ito? Anong dahilan kung bakit natin sa inawitan? Anong dahilan kung bakit natin binabasa ang Biblia? Kung binabasa man namin ito madalas? Ano ba dahilan kung bakit tayo nananalangin? Ano yung underlying reasons why we do such spiritual activities in our personal life? Bakit ba tayo dumadalo sa gawain? Bakit ba tayo nandito? Anong pinakadahilan? Doon po sa aming meeting sa Cavite, ito naman ay General Executive Meeting, dahil pinagplanuhan po namin ang magaganap na Days of Glory. Kasi by the year 2030, ilang taon mula ngayon yung 2030? 11 years na lang. Magaganap po ang Grand Celebration, World Celebration po, ng alin? Ng commemoration of exact 2,000 years ng pagkabuhay ni Jesus. 2030. Kaya lahat ng Evangelical Pentecostal World, even the World Assemblies of God Organization, okay, doon sa celebration naman next year na magaganap po yung World Assemblies of God Convention sa Madrid, Spain, ay i-highlight po yung declaration ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ay tunay na buhay, hindi siya nanatiling patay. Amen. So bahagi po noon, ang sabi na namin sa meeting, let's review our existence. Let's review our being. Bakit ba tayo nandito? Bakit ba itinaguyod ng Panginoon ang church na ito, Caloocan Bethel? O ano nang gawain na kung saan ipinapag-aral, ipinapahayag yung dakilang salita ng Diyos, yung dalisay na salita ng Diyos? Yung mga gawain na kung saan si Jesus ay pinaparangalan, kinikilala at kapangyarihan ng Banal na Espiritu at tinatigkila ang dakilang pangalan ng ating Diyos na Ama. Anong dahilan kung bakit may mga gawain na ito? Anong dahilan kung bakit ako nakatayo sa inyong larapan at nagsasalita ng ganito sa inyo? Anong dahilan kung bakit umawit yung choir? Anong dahilan kung bakit tumutugtog yung ating mga musician, yung mga backup singers? Ano ang dahilan kung bakit nais natin ipagpahayag, ipagpatutuo ang kabutihan ng Diyos maging sa iba? Anong dahilan kung bakit natin pinagpipray yung ating pamilya na sila'y makakilala sa Panginoon? Ano yung pinakadahilan ng lahat ng yan? Maybe we're doing good. Maybe we're acting good. But more than that, God wants us to do everything in a godly, right way. Kasi may dahilan ng Diyos. Kung titignan niyo po ito, Christ-likeness, may nakalagay po dyan, evangelism, discipleship, worship, and compassion. Sa ating pong preamble ng ating Constitution and Bylaws bilang isang religious, okay, organizations, nakalagay po yan. Yan po ang dahilan kung bakit nag-i-exist ang church. We exist to inspire people to worship God. Diba tayo natutuwa? Malayang tayo sumasama sa Diyos. Malayang tayo nakakapalampang kumaawin. Malayang natin inihahayag yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri. Amen. Pag natigil na yan, we cease to exist. We cease to be what we supposed to be, being a church. Evangelizing the lost, ano yun? Yung akala mo yung mga kalalutan, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sino dito gusto sa langit? Pagsama ka naman, isama mo yung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sino man sila, ishare mo si Jesus sa kanila. Ang problema ngayon, people are always thinking about what? The reality of this world at yung secularism, yung po yung umuugnay doon sa pananaw ng maraming tao ngayon. Sino po nagpapahalagan sa salita ng Diyos ngayon? I still remember, sabi ni President Trump, kilala niyo po ba si Trump? Inaawin na siya ngayon. Alam niyo, meron po sa spiritual advisor, sa Pastor Hickey. Ayan, si Hickey, Pastor Hickey. Tapos, ang sabi ni Trump, the problem with us, nag-drip away na tayo sa reality na ang bansang ito ay bakit naging great ang nation ng Amerika daw. It's because of our pioneers.
Because of this pilgrim people, nagaling sa isang lugar, naganap ng isang lugar, ng isang bansa, ang tawag niya Newfoundland, na kung saan ating binabagayway at dinidiklara alin ang salita ng Diyos na sa patnubay at gabay ng ating pang-araw-araw na buhay, pananaw at akbang sa buhay. Pero ngayon daw, lumalago na yan sa isipan ng marami. Marami daw mga henerasyon, pag silang ng panibagong henerasyon, hindi na daw nila kinikilala na may Diyos pa wala. Alam niyo po ba, dumadami ang kabataan ngayon hindi naniniwala sa Diyos? Alam niyo po ba yun? Marami nang hindi naniniwala sa Diyos ngayon. Marami nag-aalilangan may Diyos pa. Anong dahilan? Hindi ko po kayo kinagagalitan. Sinasabi ko lang po yung reality. Kaya di ka takataka, yung pananaw ng tao ngayon, yung kanyang desisyon, yung kanyang opinion, hindi na ito biblical based, hindi na godly right. Ano na lang, right na lang, because people, when they talk about righteousness, they believe that everything that done by people, lahat ng ginawa ng tao, dahil okay naman ito, feeling good ka naman, right na yun. Pero sa Diyos, what is right? Ang sabi ng Biblia, Jesus the way, He is the truth, and He is the life. Sabi ba pa rin ba, matibay pa rin ba yung katotohanan na yun sa puso at kalooban natin sa buhay natin ito? Sabi meeting, sabi namin, let's review our existence kasi baka naman malayo na yung ating narating. Tapos, sa dulo, naliligaw tayo. Hello, nandiyan po ba kayo? Malayo yung narating mo, pero pagdating sa dulo na naliligaw ka. Baka ganito, kay malayo ng pagiging tatay mo, pagdating sa dulo, nakalimutan mong tatay ka. Malayo yung narating mo, naging nanay ka, nag-asawa, pagdating sa dulo, nakalimutan mong nanay ka pala. O kaya nakalimutan mong estudyante ka pala, kaya hindi ka gumagawa, baka nakalimutan mong lingkod ka ng Diyos. Kaya pagharap natin sa Panginoon, hindi natin natinig sa Diyos, yung katagang welcome, my good and faithful servant. Let's review. Let's go back. Nasaan na ba tayo? Kinikilala pa rin ba natin ang Panginoon sa buhay natin kung sino siya? Hindi pa tapos ang Panginoon. Sabi ni Pastor Kevin sa akin, Pastor, okay, and the latter part ng buhay, kasi 81 na siya. Kasi ako dito, 80 plus na. Malibaray na na rin. 81 na si Pastor Kevin. Sabi niya sa akin, Pastor, ngayon po lang natapos ng church. Ang ganda ng church nila doon sa Cavite City. Yung the Church of God of the Holy Spirit, the Church of God of the Holy Trinity sa Cavite City. And, sabi niya, alam mo si Pastor, alam mo po, ang laki ng problema nila doon sa lugar na yun kasi binabahay, malapit sa dagat yung Cavite City. So, ilang libo pong panambak ng truck ang tinambak doon kasi tumaas yung tubig doon. Paano sila mag-church sa lugar na yun? Everyday, high tide. Sabi niya, Pastor, we never ask for help to anyone. Hindi sila humingi ng tulong sa foreigner, sino man sa ganito. We just ask God's help. We just ask God's help. Humingilan kami ng tulong sa Panginoon. Kaya lang medyo tumatagal yun. Ito naman. Sabi, Pastor, multifunction yun kaya yun yun. Okay, salamat sa Panginoon. Tapos yung patutuwa niya doon sa kanyang help, sarili niya. Kaya, nakapagsalita pa siya, hindi siya mulol, hindi siya na-paralyze, ayun, ipapatunay lang na ang Diyos patuloy na nagpapakilala sa atin kung sino siya sa buhay natin. Hindi patapos ang Diyos. Ipakilala siya kung sino siya. Kung kilala mo ang Panginoon, ngayon, sa ganitong kalagayan at ganito siya, okay, kapatid, mayroon pa para mag-improve yung understanding natin sapagkat higit pa dyan ang ipapahayag ng Diyos sa ating buhay. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kung meron po kayong dalang Biblia, I hope, meron po kayong dalang Biblia. Kung wala, may problema. Open your cell phone. Kasi minsan ganun yung mama. Ako cellphone ko. Open your cellphone. Diyan po sa aklat ng Philippians sa Philippos chapter 3 verse 12 hanggang verse 16. Taga Philippos.
sulat ni St. Paul sa mga taga-Filipos. Ito ang sabi niya. Nandiyan na po ba kayo? Hindi ko na po kayo papatayuin. Kasi mamaya, 5 oras na yung tatayo. Hindi ba? Philippians chapter 3 verse 12. Just enjoy the moment kahit po na kayo po. Ako po kayo. Just open your Bible. Enjoy every opportunity and moment na binigay ng Diyos para malayan natin mapasa talaga ito. Verse 7, sabi po dyan sa, simulan mo po sa verse 7, hindi lang sa verse 12 ito. Verse 7, mamaya i-highlight yung verse 12. Sabi sa verse 7 yung ganito, simulan mo po sa verse 7. Ngunit dahil kay Kristo, mga bagay na pinahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, matangtan ko lamang si Kristo. Ulitin ko yun. Sabi na rito, ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon na lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, matangtan ko lang si Kristo. At lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi na sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko, talatang 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusan makilala si Kristo, maranasan na kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Blessed ako ng Diyos ang malayang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan sa lita. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng to know Christ and to make Him known. To know Christ and to make Him known. Papasalamat po sa Panginoon sapagkat itong buwan po ito, dalawang celebration ko po. It's my physical birthday and my spiritual birthday. Apart from my daughter's birthday, ito pong bang ito. Ayan. At alam niyo po, kapag katawan ay lumilipas, lagi kong personal ko po ito sa pagsarili. Lagi kong iniisip, Panginoon, gano'n kita nakilala ngayon sa taong ito? How much more I learn to understand who you are sa buhay ko. Sa buhay ko. Meron po isang awit na, hayaan niyo pong awit ng top ang spiritual birthday ko naman. Promise ko naman kay Lord yun. Pangalawa, hindi pa puno ang mesa dami. Kailangan para umulan. Kailangan pang umulan ng malakas. Para hindi natin problema yung medyo yung oras na pagkakas ko ng tubig. Yeah. Pero alam ko, alam niyo po yung awit na ito. It is an old songs sung by Steve Green. Pamilyar ito doon sa mas naman ng Kristiyano. Pero significant po ang message na ito. And, bakit hindi niyo po kusamaan sapagkat mahalaga po ang mensahe ka na nito. Yeah. Yeah. Yung love.
Anong dahilan? Ang dahilan po, at the end of the day, makapiling at makasama niya ang lahat ng kanyang nilalang. Pero walang po, hindi po mangyayari yan sa ilan. It is not because it is not God's will for everyone to come into completions of the God's program, kundi dahil sa ang Diyos binigyan niya tayo ng kalayaan, kalayaan mamili, kalayaan magpasya, kalayaan magdesisyon para sa ating sarili, hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Kalayaan mahalin siya, kalayaan paglingkuran siya, kalayaan sambahin siya. Ang hirap nun, no? Yung pinersa ka, kaya ka ng hirap. Ang hirap nun, no? Tinula ka, pinersa ka lang, kaya ka nagmamahal sa Panginoon. Sa isang banda, pwede naman kaya ka nagmamahal sa kay Lord kasi may kahilingan ka. Pag hindi tinugod ng Lord na kahilingan mo, hindi mo na siya love. Mahigin yun. Hindi tunay na pagmamahal yun. Kasi love endures forever. Love is patience. Marunong mag-antay ang pagmamahal. Kahapon po, galing kami sa Cavite City, pagbiyahe namin, naimit po kami sa traffic dyan, sa Maynila, walang nagawa sa isko. Hindi naman siguro. Sabi ko, sana araw-araw siyang namamahas siya. Sana araw-araw pag siya ganito. Ang daming pasaway na truck. Okay, kasi tabi ko sa mga truck driver, ang truck driver po kayo, hindi ko sinasabi kayo. Pero kung kayo nandun kahapon, isa kayo doon. Naibig po kami dyan ilong oras. Walang nagawa si Waze. It is a waste of time to look for a waste. Walang nagawa. Pero sa isang banda, ano yun? Nahahamon yung iyong pagtitiis, pagtsatsaga. Kaya sabi ni Pastor Tom, sabi ni Pastor, tama tayong mensahe ng Panginoon sa atin kanina. Ano yun? Yung magnantay ka sa tamang oras ng Diyos. Sabi ni Pastor Rene, handaan natin ating sarili. Malamang, hindi na tayo mababa ng sasakyan. Patungo na tayo sa Bulacan. Kasi buong mamaya po kami, may dadalawin kami, just may problema sa Bulacan. Kaya, diretso na tayo naman. So, ano yun? Tinuturoan lang tayo ng Panginoon, ano? Na tayo ay matutong mag-antay. Merong magandang nilalayan ng Diyos sa buhay natin. Yun po yung dahilan, okay, ng mensahe ng Panginoon sa mga Pilipos nung isulat ito ni Apostol Pablo. Na maging malinaw sa atin, alin, yung programa ng Diyos sa buhay natin. May layunin ng Panginoon. At ang tanong, ito ba yung ating layunin? Ito ba yung ating pangarap? Ito ba yung ating hangarin? Ang sabi na si Apostol Pablo sa katotohanan ito, tuloy natin, ang sabi niya sa verse 12, hindi sinakaptan ko na ang mga bagay na ito. Tingnan niyo, may binanggit dyan si San Pablo na gusto niyang makamit, gusto niyang makuha. Pero binanggit niya, yung katotohanan, hindi sinakaptan ko na ang lahat ng ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan hanggang timpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Tuloy natin, verse 13. Ang sabi ron mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililibot ko ang nakaraan at sinisikap kong marating ang layunin na is kong makamtan. Verse 14, nagpapatuloy na ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpal ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay pagpatuloy natin ang ating natutuhan. Balikan natin yung story ang pinamit yan. Ano yun? Merong layunin si Pablo. Nanabay ito'y ating maging layunin. Ano yun? Ang makilala ng lubos si Kristo. Bakit, Pastor? Hindi ba niya kilala na si Jesus? Yes, perhaps. Kaya nga siya nakulong eh. Bakit? Naniniwala siya ng Panginoong Jesus dapat ang sundin. Naniniwala siya ng Panginoong Jesus may layunin sa kanyang buhay. Naniniwala siya ng mensahe ng Panginoong yun ang dapat ang pangaral. At dahil sa ginawa na yun, marami nagagalit sa aral ni Kristo, pati ang mga leaders, political leaders ng panahon na yun. Kaya ang mga Kristiyano na tumatayo sa kapira ng Panginoong Jesus, inuhuli. Pinipersecute,
at ang ilan ko'y pinapapatay. Isa po daw si San Pablo. Isa po si Saint Paul. Bakit? Dahil kay Kristo. Pero tignan nyo, ang sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, nung nasa siya na sa bilanguan, hindi siya na-discourage. Pag Lord, sumunod na nga po siya, nakulog pa. Pag yung naglilingkod na nga, ito pa ang nangyayari. Pero bakit niya masayang isinulat ito? Sa kabila ng alim, malapit na siyang patayin dyan. Pinersecute si Paul, pinatay si Paul dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Pero bahagi ng kanyang sulat, itong kagalakan na ito, at yung kanyang puso nilabag niya, ano yun? Ang tanging hangarin ko kayo ay makilala pa ng lupos si Kristo Jesus na aking Panginoon. Kapatid, yun din po ba ang hangarin natin? Alam niyo, ito yung challenge sa ating Kristalin. Araw-araw, pumaharap tayo sa mga desisyon. Kadalasan may mga desisyon tayo patpak, kadalasan may mga desisyon tayo mali. Kadalasan naman tama sa pananaw natin. Meron nga akong message na isinend, I don't know, na-send ko sa inyo ito, katatanggap ng ilan. Yung, yes, perhaps we are thinking about doing what is right. Okay. Eh alam, hindi lahat ng right sa pananaw ng tao, right niya sa paningin ng Diyos. Dapat magkaroon tayo ng godly perspective. Ano yung pananaw ng mga Diyos? Upang makita natin totoo, yung malaman natin ng totoo, kung ano yung tamang-tama sa Kanya. Kasi pwedeng tama sa iyo. Kasi bakit? Kasi tinuro ng nanay mo, tinuro ng tatay mo, tinuro sa eskwela, at tama yun. Nakikita mo sa iyong lipon, ginagawa ng lahat, palagay mo tama. Pero pag binasa mong Biblia, mali pala. Ngayon ang tanong, sino susundin mo? Sino susundin natin? Ang perspective mo ng mundo? Ang pananaw ng secular world? O ang pananaw ng Diyos na siyang nagmamay-ari ng buhay natin ito? Sino natin susunod? Sino natin pakikinggan? Si Paul, in spite na yun ang sitwasyon niya, binigyan niya ng tingin ang katotohanan ito, yung pangalan at hangarin niya sa buhay. Hindi mo mo masama maglalo ng mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo sa mundong ito. Hindi masama mag-aral at isipin mo yung kinabukasan mo, hindi masama ang magkaroon ng kabuhayan, hindi masama ang negosyo, hindi masama ang lahat ng ito. Na ang iniisip naman natin, paano tayo magbubuhay, paano uunlad yung buhay natin sa mundo ito. Pero isipin na natin, ang mundo pangsamantala lang na lugar na ating inalalagyan. Hindi po tayo dito magpakailanman. We are not here for eternity. Nasabi sa akin ni Pastor Hilby, kasi kung kukunin man ako ng Panginoon, prepare the church, hindi na po problema ay ng next generation. So aminado siya na magtatapos po yung kanyang history sa mundo nito. The same with me, the same with us. Pero binanggit niya po sa Pablo, ang hangarin niya ay may kinalaman hindi lamang dito, kundi tinatanong niya yung dahuroon. Saan? Sa langit na kanyang uuwian. Ang tanong, saan ba tayo? Doon din ba tayo uwi? Ipangarap natin yun. Hangarin natin yun sa buhay. Na bawat sandali ng buhay natin, huwag natin i-focus lang at ipako lang sa mga bagay na nandito. Oo, mahalaga ito. Oo, mahalaga ang tubig. Mahalaga ang pagkain. Mahalaga ang bahay. Mahalaga ang lahat ng mga bagay niyan. Mahalaga ang damit. Mahalaga itong mga bagay na ito. Pero unawain natin, ang plano ng Diyos, hindi lang hanggang dito. Kapatid, sabi mo sa kapatid mo, kapatid, panglangit tayo. Iba ayaw, paala kayo. Sabi niya sa verse 7, dahil ni Kristo, sabi dito, ang mga bagay na pinahalagaan ko noon, itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Ang sabi ni Paul, medyo mahirap ito tanggapin. Lalo na kapag ka ang program ng buhay, may kinalaman sa mga bagay na nandito. Paano ba ako sisikat? Paano ba ako yaman? Paano ba gaganda? Paano ba gagaling? Paano ba ako puputi? Paano ba ganito? Madalas yung natinig sa akin yun. Okay. Pero yung paano ba ako harap sa Diyos at paano ba uuwi sa piling ng Panginoon na dapat ihanda sa pagharap ko sa Diyos na sa akin ay nagpahiram ng buhay. Sa akin nagligtas, sa akin ay nagmahal. At sabi ni San Pablo, ngunit dahil kay Kristo, dahil naman ino, kay Jesus, kay Christ, ang mga bagay na pinahalagaan ko noon ay tinuloy kong walang kabuluhan ngayon. Unawain po natin, yung mahalaga sa kanya noon, ngayon,
hindi na. Isipin ko, eh siyempre naman nakakulong ka. Eh siyempre naman mamamatay ka. Malapit na po sa bitayin niya, malapit na sa pugutan ng ulo niya. Kasi ito yung sitwasyon niya. Ano yung sabi niya? Ito sabi niya dyan, oo, itinuring ko walang kabulaan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Take note yung salitang lalong mahalaga. Ano yun? Ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Mas mahalaga pala sa programa ng buhay niyo. It is God's program, not our program, but God's program for Paul. It is also the same program for all of us. Every individual, lalunin ng Diyos na makilala natin si Jesus. Nag-testify po kung kahapon sabi ko, alam niyo itong testify sa aking mga co-pastors. Isa nababahala sila sa kabuhay, ganito-ganito. Pasok sa kama, pasok sa investment, ganito. Hindi naman masama yun, kapatid. Ano yun? Ano yun? Kaya lang kumisan, pagdating sa church, ang pinag-uusapan na, Brad, ako'y nag-invest, kumita ko ng ganito, meron akong ganito. Okay, may samang lugar doon. Pagdating sa church, patutuhan mo ang kabutihan ng Panginoon. Nakilangin mo si Kristo. Ano ba ang ginawa ng Panginoon? Amen! Okay, may lugar para doon. May lugar sa pag-uusap ng business, may paglugar sa pag-uusap tungkol sa ganitong bagay. Pero pagka, isang krisang ito, ano ba ang usapin? Hindi mo makakalimutang hindi isahog sa inyong usapan ng alin? Ang kabutihan ng Diyos. God is good. Amen. Pagbukas ng mga gripo, walang tulo. O kung may tumulo naman, iced tea ang lumabas. Iced tea ang lumabas. O kaya, iced tea ang lumabas. God is still good. God is good. Hallelujah. Eh bakit? Nabayaran mo yung tubig mo eh. Di God is good. Hello. God is good. Nakapaligo ka pa, nakapaglaba ka pa. Kahit na ganun ang sitwasyon, God is good. Ano yun? Naglalagay lang ang kaaway ng ano? Ng galit sa kalooban natin, kawalan ng kasiyahan, ano pa? Naglalagay lang ng takot. Eh lahat na yan, hindi po galing sa Diyos. Hindi po galing sa Diyos. Ngayon ang sabi niya dyan, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabulan at itinuri kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Unawain natin sandali. Sabi niya, lahat daw ng bagay, lahat, everything, wala siyang in-exempt. Kung babalikan niyo yung mga talata na nauna, yung po sa swelte ko na linagay dyan, yung mga talata, yung mga nakamit niya, yung kanyang edukasyon, yung kanyang posisyon, yung katayuan niya sa lipunan, sino siya, galing sa isang pamilya, isang pariseo, ang pariseo po ng panahon na yun, hindi mahirap, mayaman. Marami siyang narating, marami siyang naabot. Pero ang sabi niya, lahat ng bagay na yun ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Kumpara saan? Makamtan ko lamang makilala ang Panginoong Yesus. Bakit? Marami po ng tao na kausap. Mga tao, kaigitan mo dahil sa meron silang ganito, narating nila yun, nakamit nila yun. Pero sa karamihan sa nakakausap ko, ano yun? Parang kulang pa rin ang mga bagay na meron sila. Yung kanilang search and quest for everything has never ended. No end at all. Walang wakas. Pero pag kami nakausap at kilala si Kristo, yung totoo, tignan yung katabi mo, sa'yo. Kahit anong sitwasyon niya, anong meron siya, ano yun, natutuwa siya magsabi, purihin ang Panginoon. God is good. Nagagawa magpasalamat sa Diyos. Ano yun, masaya, nakakatulong ng mahimbing. Panatag yung kalooban. Ano yun, may kulang kasi sa marami. Ano yun, yung tunay na nagbibigay ng tunay na katulugan ng buhay, walang iba kundi si Jesus. Kaya sabi ni Paul, makamtan ko lamang si Kristo. Oh, I want to know you more, Lord. Deep within my soul, I want to know you. Yun ang sabi ni San Pablo. Ngayon, ang tanong, ano po yung mga paraan para magawa natin ito? Layunin mo ba makilala ang Panginoon? Hindi pa tapos ang Diyos. Pakilala siya sa atin kung sino siya sa ating buhay. Ngayon, ways we need to do
in order to fulfill that desire to know Jesus more and more. Ano yun? Una, make God's goal your own. Gawin mo yung hangarin ng Diyos na iyong personal na hangarin. Gawin mo ang layunin ng Diyos na maging layunin mo sa buhay. Sabi dyan sa Philippians 3:12-14, sabi ni Paul, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa aking ganamtan. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Hinahilay ko po, sabi dyan, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Alam niyo po, hindi tayo lalago sa pananampalataya, hindi natin makikilala ang Panginoon ng lubos kung hindi ito magiging layunin natin. Diba? Halimbawa, hindi ka makakatapos ng pag-aaral kung hindi mo wala makatapos. Andiyan po ba kayo? Hindi ka matututo kung hindi mo goal ang matuto. Hindi mo madidisiplina ang buhay mo kung hindi mo lalo yung disiplinahin ito. At tignan niyo po, di ba kayo nagtataka? Nahuli na, nahulong na, natokam na, balik pa rin. Bakit? Hindi nila goal. Hindi nila layunin. Na kahit, halimbawa, kahit na sumigaw dito si isang leader natin, umawi tayo lang sa Panginoon. Tapos inihimok tayo, oh, hindi nyo goal sa mga bakit? Wala kami magagawa, hindi nyo kasi goal. Nakukuha nyo po yun, hindi nyo layunin. If it is our goal to commit our lives, okay, inspiring worship, aba, hindi matatapos ang araw na ito na na-inspire ka sumamba sa Diyos. Bakit? Kasi goal mo ito. At kapag hindi natin layunin, makilala si Jesus Christ, hindi mo babasahin ito. Bakit hindi mo kasi goal? O tanong ko, everyday, ano yung goal natin? Kahapon na sabi ko na na-traffic kami talaga, ang haba ng traffic, ang tagal. Si, pasok kami dito sa Norte, pagdating namin dito yung papuntang ano, traffic pa rin. Sabi ko, tingnan mo pastor, kaya, minsan, ano, blessing din ang cellphone. Ayan, blessing, alam nyo, blessing ang cellphone. Minsan sinusumpa natin yung cellphone, marami nag-aaway sa cellphone. Parang hindi mo mautusan kasi ako yung cellphone. Hello, di ba? Ayan, alam nyo, tingnan mo blessing ang cellphone. Ayan, tingnan mo traffic. Ayan, dami jeep na pagpasayero, hindi ko din umuusan. Doon sa jeep ng pasayero, napansin namin, lahat doon may hawak na cellphone. Tingnan mo, hindi sila nainip, hindi sila naiinis. Hindi nila kinapansin ilang oras na silang nandoon. Cellphone. Ayan. Ngayon, ang tanong, everyday, ano yung goal mo sa buhay? Kung saan mo ginugugol yung higit mong oras at panahon, yun yung nagdidikta ng layunin mo sa buhay. Yun yung nagpapahayag ng layunin mo sa buhay. Hello, nandiyan po ba kayo? If you will spend time sleeping, that's your goal, to sleep, sleep, sleep. You spend much of your time doing works, trabaho para trabaho, that's your goal, magtrabaho ka. But if you will spend time having a quiet moment, praying deeply to God, and that's your goal. Yung manalangin ka, taimtim, gumugol ng oras sa pagpipray, gumugol ng oras sa pagbabasa ng Biblia, ibig sabihin, may layunin ka sa mga bagay ngayon. Hindi natin nakikilala ng Diyos si Jesus kung sino siya at kung gaano siya kahalaga if it will not be our personal goal. Be honest about where we are in our Christian life. Ito yung step. Be honest. Maging tapat tayo. Sabi ni Paul, hindi siya nakamtan ko ng mga bagay na ito. Tingnan, sabi ni Paul, yung mga bagay makilala si Lord, pero inamin sa sarili niya. Ani siya, hindi siya narating ko na yun. Hindi siya naabot ko na. Ngayon, tanong ko, kamusta na ang ating pamumuhay Kristiyan? Nasaan ka na, kapatid? Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, hello. Kamusta na? Nabasa mo na ba yung John 3:17?
O kaya, yung 18. Don't stop doon sa 16. Di ba? Kamusta na prayer life mo? Kamusta na yung word life mo? Sabihin, salita na doon. Kamusta na yung crying life mo? Pag-iyak sa Panginoon. Kamusta na yung witnessing life mo? Pagpapatutuo sa iba tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Kamusta na yung worship life mo? Pagsamba sa Diyos. Yeah. Kamusta na yung job life mo, yung work life mo, yung trabaho mo? Nagiging tapat ka ba sa amo mo? Nagiging tapat ka ba sa trabaho mo? Pag inutusan ka ba eh? Iniisip mo, gagawin mo ito para maluwalhati ang Diyos. May nakakakita ba o wala? Yun ba? Sinusuri ang buhay dahil sa ginagawa natin ito, then alam natin, nakatingin sa atin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi na, hindi sa nakamtan ko ng mga bagay na ito, hindi rin sa aking ganagdan. Always align our actions with our goal. Ito, nabanggit ko na rin po ito. Pag doktor ka, ano dapat? Dapat, gugugol mo yung oras mo sa pagtingin sa kapwa mo, sa kalagayan nilang pisikal. Kasi doktor ka. Nakita na ba kayo ng doktor na yung oras niya, 8 hours, kinakalikot niya, kotse niya, araw-araw, doktor. Doktor. Yeah. Diba? Pag karpintero ka, dapat ang Google ng oras mo sa pag nagiging karpintero. Pag baker ka, yeah. Sino ba baker sa atin? Brother boy, baker siya. Gumugugol siya ng oras sa pag-bibig ng tinapay. Pag sa striga, gugugol ka ng oras at action mo saan? Sa pagtahi. Paano niyo makikilala ang isang engineer? Sa kanyang ginagawa? Paano niyo makikilala ang isang teacher? Sa kanyang pagtuturo? Paano niyo makikilala ang isang doktor? Sa kanyang magsusuri sa mga may sakit? Paano niyo makikilala ang isang fisherman? Pag nasa South China siya. Fisherman. Iba, makikilala mo siya sa kanyang action, makikilala mo siya sa lugar. Kung nandoon siya sa lugar na yun, dapat yung expectation. Ang mga Kristiyano, makikilala saan? Sa kanilang ginagawa at ipinapakita nila yung Christ-like character, Christ-like behavior, Christ-like words, kahit Christ-like activities. Saan sila makikita? Sa lugar na kung saan doon napaparakalan si Kristo. Alam ka naman yung mga Kristiyano nasa beer house ngayon. Alam ka naman kasi sa bingkuhan at sa mga sugalan ngayon. Hindi. There is always a right place where Christians are supposed to be. Amen. Kaya paano mo makilala si Kristo? Hindi, iugnay mo yung mga ginagawa. Isisipin mo. Pero gusto kitang makilala. Pero parang bakit malayo ako doon sa lugar na dapat nandun ako. Pero gusto kitang makilala. Gusto ko maranasan ang kabutihan mo sa buhay ko. Nagpipray tayo sa Panginoon. Tapos, yung ginagawa natin, hindi umuugnay doon sa layunin natin. Ay, hindi mo talaga makilala ng lubos ang Panginoon. Bakit? Hindi kasi nakaupong yung ating action doon sa ating layunin. Always align our actions with God's goal. Ang sabi niya rito sa Ephesians 2:10, kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos yun. Sabi niya ni Paul. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, dinikanya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So may pinagagawa ang Diyos noong pa man din una. Ano yung mabubuting gawa daw? Our good works and actions reflects our attachment to God. Diba? Kaya meron pong pagpatigas ng ulo. Brad, pag-pray niyo po yung anak mo, bakit ang tigas ng ulo mo? Bakit ito kailangan ilamit sa Diyos yung mga anak niyo? Pag nakikita niyo yung bang behavior, iniisip, yung kilos galaw, hindi tama. Yan. Sino dito magulat, sinu-check yung anak, tinutuwi, o saan ka nang galing? Na, alam ba, hindi tama yung lugar na yun? O bakit yung tinutuwi? Kasi, yun ang hindi lugar na lalago siya sa pananampalataya pagkilala sa Panginoon. Amen? Ang church hindi yun ang paglingguhan nito. Ang church ba, bagamat physical, it is a place where we
need to worship the Lord, niisip mo ang Panginoon, hindi po ito lugar ng tsismisa, hindi po ito lugar ng awayan, kundi ito po yung lugar na ang Diyos ang siyang iniisip, inaalagahan, at sinasamba. Kaya lang sa isang banda, salamat na lang sapagkat ang Panginoon, hindi siya nananahan sa gusali, sa puso ng individual na tumatanggap sa Kanya. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Paano natin magagawa ng lumago sa pananampalataya? Hindi lamang po yung make God's goal our goal, but keep our focus ahead. Yung ating tinatanaw. Parang ganito yun. Kung hindi ko tinanaw, okay, na isang araw, okay, ako ay tatayo sa isang lugar na nakatoga. Tatanggap ng diploma. Tapos malilitin ko yung tugtog na mag-graduate. Kung hindi ko tinanaw yun, puro nakwatsa ako sa buhay. Nandiyan po ba kayo? Kung hindi ko tinanaw, may pamilya ako na dapat kong buhayin. Okay? May pamilya ako na dapat kong mahalin. Ay malamang, isa ako doon sa mga pamilya ko sa katsira. Ano pong ibig ko sabihin? Napakahalaga na meron tayong tinatanaw. Keeping our focus. Si Paul, ang sabi niya, tinatanaw niya yung katotohanan. Sabi ng mga kapatid, hindi sa ipinalagay ko na nakabit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa. Take note, isang bagay ito ang ginagawa. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Pag sinabing nais kong makamtan, wala pa. Hinahangad pa lang niya. Nandoon pa lang sa harapan niya. Inaabot pa lang na yun. Pero nandoon yung kanyang pananaw. Ang tanong, araw-araw ba, tinatanaw natin ang Panginoon sa buhay natin. Lord, anong kalooban mo? Anong layunin mo po, Panginoon? Alam niyo, binibigyan po akong message tungkol doon sa ang problema ng pagkukumpara. Alam niyo, pagkukumpara. Kaya, ano yun eh? Distracted yung pagkukumpara eh. Ano yun? Mabuti pa siya, Lord, ang tapos ng ilong niya, samantalang ako, pinagkaitan mo, no? Mabuti pa siya, Lord, okay. Ang tangkad-tangkad niya, pangarap kong maimbong sa PDA. Hanggang ngayon, taga-punas naman ko na sila. Inukumpara mo ang sarili mo sa iba. Maging po mga Kristiyano, hindi lumalago doon. Inukumpara, mabuti pa yung church niyo, ganda-ganda sa amin. Parang pinag-iitan sila ng biyaya. Bakit sino ba yung gusto pinaglilingkuran? Sino yung pinaglilingkuran natin? Wala naman sa ganda yan. Ano yun? Sa katapatan natin sa Diyos. Kaya lang, pagkukumpara, bakit yung love gift sa kanyang malaki sa amin ganito? Ay, tignan nyo, binigyan ka na, malungkot ka pa rin. So, dangerous yun. Ayan, dangerous yun. Hello? O sino dito madalas kinukumpara nyo? Buti ka ba, bago yung sapatos mo? Adidas. Bagong modelo, ang mahal na. Eh, paano ba naman, bumibili kayo sa paglabas niya? Bumili kayo, pag naluma na yan, buka yan. Bakit? Pareho din naman kano sa sapato sa kasa sa paano. Okay, nalit lang kayo ng puso. Ang purpose naman yan, it serves the purpose. Bakit? Hindi mo naman sinuot siya para iwag-iwag. Uy, sapatos ko, bagong puso niya. Yan ang bagong labas ngayon. Kaya lang problema, iba na lulukot. Bakit? The spirit of pagkukumpara. Ayan. Kaya lang sa isang bata, healthy din yun. Halimbawa, Lord, sa kanyang spiritual na buhay, Panginoon, sana katulad mo ko, Lord, pagkukumpara sa Panginoon. Kasi Christ-likeness eh. Christ-likeness. Ang sabi ni Paul, hindi sinakabit ko na, pero tinatanong kong bagay na yun. Ano yung susi niya? Take away all the distractions. Kasi hindi mo magagawa yung gusto ng Diyos sapagkat napakarami pong mga bagay. Alin, ang nag-aalok sa buhay natin araw-araw para makalimutan natin ang Diyos. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko sa pinapalagay na nakamit ko ng ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa. Ano yun? Forget what is behind, straight toward what is ahead. Sabi sa verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin na isang makamtan.
Ang nadalang nililimot yung nakaraan. Ang dami tayo dapat limutin. Ano yun? Yung iba kasi, nabubuhay siya sa nakaraan. Mabuti ba ng panahon ni Marcos? Mabuti pa ng panahon ni Gano? Mabuti pa ng aming kapanahunan? Hindi kapatid, tapos na yun. Hindi na natin maibabalik yun. Tayuan mo na lang yung Romans 8:28. Ano yan? All things work together for good to them that love the Lord, to whom He called according to His purpose. Nung kami tawagin ng Panginoon sa paglilingkod, tinanong ko talaga ang Panginoon, Panginoon, bakit naman dito sa lugar na ito? Sarili ko lang, hindi ko ibinodcast yung aking reklamo sa Diyos. Sarili ko lang, Lord, bakit naman dito? Bakit araw-araw nakababad yung paa ko sa baha? Okay lang sana ko yung tubig na inilalakaran. Eh, napakalinis. Alam ni Ka-Ester yan. Na-Ester, di ba? Pero mo naglalakad ka, pumunta ka ng Bible study, ang tubig hanggang kita, nakakasunod mo po, diaper ng bata, diaper ng bata. Pagdating mo, sis, may tubig po ba kayo? Uhugas na ako. Pasesya na, pastor. Bakit? Okay. Eh, tubig doon pinoposo. Eh, pag pinoso mo, pati yung tubig ng bahay, nahihigop. Tangin mo, Lord, hindi ka ba nagkamali? Ang direksyon sa buhay namin, Panginoon. Ganun pang bagay. Hello. Kaya lang sa isang banda, isipin mo, Panginoon, meron kang dahilan. Isipin mo na lang, baka naman sa dako roon, may magandang nilalain ng Diyos. Pinadaan ka lang nga sa isang pagsubok para matuto ka sa buhay. Okay? At para nasa may mga bagay na ito, upang sa ganun, masabi mo, ang Diyos nga ay napakadakila. Amen. Hello. Madalas kong matinig ito. Okay, pasisipunin ka muna ng Lord at mauubuhin. Bakit? Para malaman mo, panag-pray ka, Lord, alisipun ko yung sakit ko. Nag-iwala ang Diyos. Hindi, patuto ka. Ang Diyos ko pala nagpapagaling. Hallelujah. Minsan, dudukot ka sa bulsa, wala kang pambili. Iiyak ka, Panginoon, wala kang mga pambayag sa ganito. Ang anak ko nag-tuition me na, Lord God, kailangan namin ito, emergency lang, Lord. Then, iiyak ka sa Panginoon. Nahahamon yung pananampalataya mo. Eh ngayon, tatayo ka pa rin, Panginoon, naniniwala ko totoo at buhay. O, ano gagawin ng Panginoon? Pag-isig mo, magugulat ka nalang, ay, salamat Panginoon, may tugon ang Diyos sa ating mga problema. Di may patutuo ka. Sino napaparangalan? Ang Diyos! Siya'y mabuti, at sa isang banda, sino ang nabibigyan ng benepisyo? Tayo. Kailan ang kulang ang Diyos sa inyo, kapatid? Sabi ako. Hindi, wala. Sabi ni Pablo, hindi sa narating ko na, kundi ang nilalayan ko, ang makamit pang bagay nito. Buhay na hantong sa langit. Amen. Press on toward the goal. Win the prize. Win the prize. Sabi dyan, nagpapatuloy nga ako o patungo sa hangganan upang makamunta ng ganding pala. Sino dito 59 years old na? Sabi ng isang pastor, next year po. Senior na ako. Ano ka ganyan siya? Senior na ako. Praise the Lord. Congratulations, Pastor. Senior na ako. Makamistin. Yung iba naman, Pastor. Next year, senior na ako. Anong ko? Malungkot siya. Dalawang views ng buhay. Yung isa masaya, yung isa nalulungkot. Siguro yung isa, kaya siya lumungkot kasi ang tinitignan niya hangganan. Tinitignan niya yung mga lugar na pagkain. Diba? Tinitignan niya. Kasi nakalagay na sa refrigerator niya. Naalala ko si Pastor Nino ko, Pastor Sanyang Abay, Pastor Sanyang Abay. Sa refrigerator nila, nakasulat lahat doon yung mga pagkain na hindi niya pwedeng kainin. Bakit? Sa arthritis. Pastor, ano to? Yan yung mga pagkain na bawal. Kaya lumulungkot ang buhay kapag ka magsisindo-sindisin ka na. Sasaya naman, bakit? Libre ka na sa sinin. Doon ka nalang matulog. Mahinit sa lahat. Pasok na lang. Libre ka na.
Ay, hindi ako malalaw yun. Hello, di ba? Pananaw lang naman yan eh. Viewpoints in life. Lulungkot ka ba dahil ito sakyan mo? Lulungkot ka ba dahil yan ang bahay mo? Lulungkot ka ba dahil ito buhay mo? Ito trabaho mo? Ito sweldo mo? Hindi ganun? Viewpoints lang yan. Ano yun? Kung tinatanaw mo ang lahat na may pagpapasalamat sa Diyos at alam mo, may langit ang uuwian, eh, puro yun ang pati mo. Enjoy mo yan ba? Bakit? Parating araw, hindi mo na mararanasan yan. Kung babaha pa naman sa langit, sobrang taas na nun. Ano? Ano? Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, hahantong sa langit. Inisipan natin yun. Salamat sa inyong katahimikan. Don't lose ground in your daily walk with Christ. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Binanggit ni Paul ito. Okay, magtatapos na po sa aking message. Binanggit ni Paul ito. Sabi niya, ano yung sinasabi niya dyan? Mindset eh. Yung iniisip. At tanong ko, nakatingin kayo lahat sa akin, ano iniisip niya? Ako naniniwala, iba-iba ang laman ng isip niyo. Iba-iba ang laman ng isip. Kaya nga sinabi ni Paul, ganyan ang dapat maging isipan natin. Bakit? Kasi pwede i-distract yung mind natin doon sa ating nilalayo. Bakit may mga tao hindi nakaka-graduate? May pag-tuition din naman. May pagpapaaral naman. May panahon naman. Bakit? Distracted yung mind. Hindi na-prioritize yung tama. Bakit may mga tao nagdidesisyon ng mali, hindi hinihintay yung oras. Tama madali. Bakit? Distracted yung mind. Baka maiwanan. Baka hindi makamit. Yung iba nagsisisi. Ano yun? Brad, pala mo. Okay. Ako kasi kahapon, bumili ako kaagad eh. Pala eh, binaba pala ng 50% yung presyo. Buy one, take one pa. Hello. Yung ano? Yung mindset eh. Hello, mindset eh. Pero naman ako kilala. Nasabi lang ang pastor, yun. Na-trapping ako sa SM. Nakalang business ata. Hindi ko alam kung paano ko lalabas at nagmamadali pa ako para may kakasalit sa isang pastor. Ano ba yun? Eh dahil sa nag-sale down, traffic, pagpasok, maging paglabas. Ano ginawa mo? Umikot daw sa nag-umikot mo sa parking. Ginugod, umikot na nag-umikot. In-enjoy na lang daw. Kasi barado ko yung pag-exit. Anaba na lang yan, na-exit. Pag-ikot ng pag-ikot niya, in-enjoy niya lang. Ano ginawa mo? Nakarating daw siya doon sa 6th floor ng parking. Doon daw may bayaran. May bayaran. So, alam mo sa, nagbahit ako doon. Ano yun? Nakababaho ka agad. Tingnan niyo yun. Siguro kung ginugol daw niya yung buhay niya sa kireklamo ako din doon. Hindi niya na-enjoy. Sabi niya, mindsetting. Sabi ni Paul, ganyan na dapat mag-iisipan natin mga matatag na sa pananampalataya. Kasi kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ano yun? Ipapaunawa niya ng Diyos sa inyo. So, ibig sabihin, hindi magkukulang ng Diyos na ipaunawa sa atin, alin, yung mga bagay na mahigit na mahalaga sa buhay natin. Bakit? Kasi pwede mangyari, yung mga bagay na mahalaga, hindi natin ito inuuna. Yung mga bagay na mahalaga, hindi natin ito pinapahalagaan. Our mind has been diverted, our mind has been distracted by many things in this world. Parang si Martha, 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 masyado kang abala sa maraming bagay. Dapat mong isipin, isa lang ang dapat at pinili ni Maria ang higit na mahalaga at ito hindi aalisin sa kanya. To know Jesus, to understand who He is, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay ko. Alam mo yun. Alam mo yun. Kaya every year, sabi ko, Panginoon, Lord, magpakilala ka pa sa akin, sino ka? Sa buhay ko. Sa bawat step of my way, sa bawat paghampa, may ginagawa ang Diyos. Pansinin po natin yun. May ginagawa ang Panginoon. Sino dito may problema? Alam niyo ba, nagpapakilala ang Diyos
sa gitna ng ating problema. Sino dito may sakit? Alam niyo po ba, gusto magpakilala ng Panginoon sa buhay natin maging sa sitwasyon na yan? Amen. Sino dito may mga bigate? Alam niyo, nagpapakilala ang Diyos sa atin sa gitna ng mga bigate na yan. Mayroong gusto gawin ng Panginoon. Ang tanong, are we willing to learn, desire to know Him more? Always think. Ang mahalaga daw, ipagpatuloy natin ang ating natutuhan. Hindi ko natatapos ang buhay Kristiyano sa pagtanggap ni Kristo. Kapatid, ano na nangyayari sa buhay mo? Mula na makilala mo ang Panginoon, nasaan ka na? Nasaan na yung pag-akbang natin? Nasaan natin yung pagsunod natin sa Panginoon? Sa bawat direksyon ito, nasusundan ba natin siya? Yung mga bagay ba na ginagawa natin, yung hindi nais ng Diyos na gawin natin? Yung nangyayari ba sa ating spiritual na buhay, yung po ba yung nais ng Panginoon? Yung po ba yung hangarin ng Diyos at naging hangarin din natin? Ang sabi, always think, ganyan ang dapat maging isipan natin. Nino na mga matatag na sa pantampalataya. So dito nasusukat natin, matatag na ba ako, Lord? Eh kung hindi ko naman madalas na iisip, ikaw, makilala ka, pahalagaan ka. And in that sense, I'm still being in the Lord. Baby pa ako sa'yo, di pa ako matatag. Kung ganun, aminin natin sa Panginoon. Kasi siguro sabi na, hindi sa nakamit ko na ang lahat ng ito, kundi sinisikap ko pa rin marating ang nilalahin ng Diyos sa buhay ko. And then, sa iyong paglakbang, kapag suriin mo, nasa na ba ako? Huwag kang tumalik. Maintain your ground and keep on believing. Keep on believing. Patuloy kang maniwala. Patuloy kang maniwala. Patuloy kang maniwala. Hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa buhay natin lahat. Kapatid, espesyal ang bawat isa sa atin sa Panginoon. May layunin. May nagtanong sa amin, Pastor, hanggang kailan ba ang paglilingkod? Sa mundo, may retirement needs. Nag-retire na nga si ate sa trabaho. Pero yung trabaho niya, hindi nag-retire. Nagpapatuloy pa rin. Why? Kasi sa totoo lang, habang may buhay, hindi matatapos ang paglilingkod natin. Hindi mo matatapos siya. Ang masaya niya, pag ginagawa mo ang lahat, even to the very end of your life, na iniisip mo, may plano ang Diyos sa buhay ko. Whether you're 100 years na, o 30 years old ka pala, o young people ka pala, may plano ang Diyos sa buhay mo. Hangarin mo, kilalanin siya sa bawat hakbang. Mamamangha ka, ang Diyos pala natin pinaglilingkuran ay dakila, totoo, buhay, at makapangyarihan. Tayo mong lahat ito ngayon. Hallelujah. Kapatid, ikaw, tayo kaya? Masasabi ba natin katulad tayo pa po? Na ang pinakahangarin natin ay ang makilala ang Diyos ng lubos sa buhay natin. Oo, mayroon siyang pinasimulan sa buhay natin. Galing sa kanyang buhay. Siyang nagkita sa atin, siyang nagpatawad sa atin. Kaya iniisip ba natin, ano pa yung gusto niyang mangyari sa buhay natin? Maaaring may sakit ka sa mga sandaling ito. Physically, you are in pain. Physically, you are suffering. Pero isipin mo, ano yung gagawin ng Diyos sa kalagayan mo? Nakasalalay ito dun sa ano ba ang pagkilala mo sa Kanya? Sino siya para sa iyo? Maaaring may problema kang pampamilya, problema kang personal, may bigati kang dadadala. Isipin mo, ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa iyo? Nakasalalay yan dun sa gano'n mo naman siya kinikilala. Sino siya sa palagay mo pag may problema ka?
Sino siya sa palagay mo kung nagkamali ka? Sino ang Diyos sa palagay mo sa iyong kalagayan? Sino siya sa aking pamilya? Sino siya sa aking trabaho? Sino siya sa aking buhay? Nakasalalay doon, kapatid, ang pagtugon ng Panginoon. At si Pablo sabi niya, Lord, gusto pa kitang makilala. Amen. Kasi hindi po ba makilala pa ang Panginoon? Pangarin po natin ito, paibubaga, sa kabila ng inyong mga kalagayan. Kung meron po may pangailangan, meron po may mga prayer request, just come. And we will pray. And let God reveal Himself. Sino siya sa buhay? Sino siya sa buhay? Amen. Glory be to God. Pero po dito na kailangan na special prayer. Just love. Pag-pray mo lang.